6,691 ang daily average COVID-19 cases sa nakalipas na linggo sa buong bansa. Tumaas ito ng higit 1,000 mula sa 5,200 daily average cases sa naunang dalawang linggo. 25% ng mga bagong kaso ngayon ay galing sa Mindanao. Pag tinignan ho natin, na outpace na po ng Mindanao ang National Capital Region, kung saan ang Mindanao contributes to about 25% of the cases right now. So nakikita ho natin, nagsishift po yung mga burden of cases sa ibang lugar. Ayon sa datos na inaral ng ABS-CBN Data Analytics, naitala ang matataas na kaso sa Mindanao sa Northern Mindanao, Davao Region at Soccsargen. Pinakabinabantayan ang Davao City, Cagayan de Oro City at Cotabato City dahil sa pagtaas ng kaso o growth rate. Ito talaga yung trend na nakikita natin for the past week na, no? Yung contribution ng NCR sa total cases, less than 20% na lang. So talagang bumababa siya. Nakikita rin ng DOH ang pagtaas ng mga kaso sa ilang bahagi ng Visayas, partikular sa Iloilo City na may 89% na growth rate. Dumami rin ang mga nagkakasakit sa ilang bahagi ng Hilagang Luzon. There are a multitude of factors kung bakit po tumataas ang mga kaso. And number one, of course, would be mobility of the population. Pangalawa, yung compliance po natin sa health protocols. Pangatlo, yun pong response po ng ating gobyerno. And the last, and I think it's very important, yun pong epekto ng variant. Sa ngayon, ang top areas natin pagdating sa regions itong nakaraang linggo, NCR pa rin ang number one, pero region 4A, region 3, region 6, and region 2. Yun yung top regions, no? Pero ang alarming dito yung region 2 eh. Kasi yung nakikita natin, yung cases sa region 2 in the past week, they are 105% higher compared to the previous week. Tumataas din ang bilang ng mga namamatay. Nasa 195 ang naitalang COVID deaths ngayong araw. Yung ating case fatality rate, nasa 1.72%. So tumaas na po ulit. Yung mga deaths na mataas ay nasa region 3, sa region 4A, at sa NCR. But we are seeing a rise in the number of deaths in other regions of the country as well. So ito po yung ating binabantayang maigi, lalong-lalo na po yung capacity ng ating mga ospital dito sa mga piling lugar na ito. And we are really providing utmost assistance para po matulungan natin sila at hindi po ma-overwhelm ang kanilang mga lugar. Kaya kahit dumarami pa ang nababakunahan, ipinapaalala ng DOH ang minimum public health standards para sa kaligtasan ng sarili, pamilya at komunidad kontra COVID-19. Michael Delizo, ABS-CBN News.